Dito sa Boracay, hindi ka maubusan ng makakainan. Sa ang station ka man mapadpad, ang daming pagpipilian. In a previous video, ipinakita namin ang ilan sa mga budget-friendly restaurants and food stops para sa mga nagtitipid or ayaw mapamahal. Pero, paano kung afford mo naman ang mga upscale restos? What if talagang pinag-ipunan mo ang trip and sinabi mo sa sarili mo na marami akong pera, kahit ang bilhin ng kahit ikaw. In this video, ika-countdown namin ang mga pinaka-nagustuhan naming mga restaurants dito sa island, regardless of the presyo. Hey there, poor traveler! We are Vince and Yosh! Kung bago ka lang dito, most of our videos ay very informative. So baka naman pwedeng subscribe ka muna dito sa channel natin and ring the bell para updated ka kapag may bago kaming useful videos. And kung sa FB ka naman nanonood, help us reach 1 million followers, so please like and follow our page na rin. Okay, so ito na nga. Karamihan sa mga pinakasikat na mga pangalan sa food scene ng Boracay ay medyo may kamahalan. Pero for this video, we tried some of them and ipapatikim namin sa inyo ang top 10 namin sa mga nakainan namin. Pero take note that we're including establishments na natry namin within the past year o yung huling tatlong Boracay trips lang namin. Kung may restaurants na wala dito sa list na to, it doesn't necessarily mean na ayaw namin sa mga yon. Ayaw agad? Pwedeng hindi pa namin sila natry or pwedeng natry nga namin pero it's been a long time na. And please don't expect that you'll have the exact same services as us, ha? Hindi naman 100% consistent ang service ng restaurants each and every time. Nag-iiba ang staff and syempre, magkakaiba tayo ng preferences. As you know, taste is largely subjective. Pwedeng yung masarap sa untrained palate and unrefined taste namin ay hindi nyo bet. So follow our recommendations at your own risk. Daming disclaimer! But now that we got those out of the way, ito na yung number 10. La Carinderia is a legendary name in Siargao. And ngayon ay nasa Boracay na rin sila. And it just had its grand opening February this year lang. This Filipino or Italian newcomer takes pride in comfort food, lalong-lalo na sa kanilang handmade pasta. Set inside the Nirvana Resort, madali lang malampasan to, pero short walk lang naman from the mall. The restaurant sits just beside the swimming pool, open air, and with a view of the resort's cute rooms. Maganda at maaliwalas ang vibe, nakakasaya. We asked the waitress for recommendations and we ordered all of those she mentioned. Una ang tortellini. Una ang tortelloni. Oh, by the way, baka hindi namin mapronounce ng maayos yung ibang mga foreign na salita, ah. Pero roast nyo lang kami sa comment section. Yon. Anyway, ulit. Una ang tortelloni, which are ring-shaped pasta filled with cream cheese and sun-dried tomatoes, served in a cream-based sauce, sprinkled with eggplant bits, and topped with fried basil. The pasta was a teensy bit denser than to my liking, but everything else was on point. The burst of cream cheese and tomato with every bite was so satisfying and the sauce was perfectly seasoned. Their adobo rice bowl leaves much room to be desired both in flavor and serving size. But their guazzetto de pesce delivers naman. If you love tomato soup and seafood, kinokombine niya ng hotpot dish na to. Mix seafood like squid, shrimps, and fish, slow cook in a rich tomato and basil sauce. You have a choice kung anong carbs ang gusto mo. Siyempre, doon tayo sa bread para may pang-wipe sa matitirang sauce. And true enough, nasa id nga namin to ni Vince. Overall, we like the vibe and the service here sa La Carinderia. Tahimik lang kasi medyo secluded and very delightful and attentive yung staff. Isa ito sa mga pinakakilala sa island. Ang Barlo ang in-house restaurant ng Two Seasons Boracay Resort and sobrang sought after ang kanilang four cheese pizza. Lagi itong kasama sa mga listahan ng mga pagkaing kailangan daw matry sa Boracay. Kaya naman, ayun, tinry nga namin. Kailangan daw eh. Twice pa nga kami nag-attempt. Nung una, sobrang haba ng pila. Eh, gutom na kami nun. So, hindi na namin pinush. So, nag-decide na lang kami na bumalik the next day before lunch. 11:30 a.m. pa lang, andun na kami and walang ang pila.
But in fairness, I still think na this pizza lives up to its reputation. It combines the subtle and delicate flavors of mozzarella, parmesan, cheddar, and blue cheese served on a crispy, super thin crust, which is how I prefer my pizza. Manipis lang talaga, pero mukha pa rin siyang makapal dahil sa generous amount ng mga cheeses. To be honest, the younger me wouldn't have liked it bilang lumaki tayo sa Eden Cheese. But now that I'm older, ito na yung na-appreciate ko dito sa pizza na to. That not one of them is overpowering the others. They just all work together to create this mild cheesy symphony. 830 pesos ang buong pizza pero malaki naman ito. Pwede namang i-take out ang matitira. Isa pang bestseller dito ay ang sizzling oyster sisig, which are oysters na battered and fried to a crisp sa hot plate. Dito medyo hati kami ng opinion. Ako, nagustuhan ko to. Sizzling style pero may crunch. Si Yosh, hindi masyado. Bivalves kasi are some of my favorite food in the world. And while I appreciate the originality and ingenuity of this dish, lalo na yung texture, I feel like the batter takes away from the seafood flavor and doesn't allow the main protein, the oysters, to shine. Still worth ordering though to satisfy your curiosity. And kung na-try nyo na to before, let us know kung nagustuhan nyo ba or hindi sa comment section below. Isa to sa favorite ko talaga and kumakain ako dito every time na nasa Boracay ako. So nitong huling trip namin, nakakatawa kasi natagalan kami bago ito nakita. Wala na kasi ito sa alam kong location niya, so ginalugad namin ang D-Mall. Apparently, lumipat na sila a bit closer sa beach, pero sa same area pa rin. Spicebird's poster dish is its grilled piri-piri chicken. Of course, piri-piri chicken has roots that can be traced back to Africa. When the Portuguese introduced bird's eye chili peppers from Brazil, piri-piri or peri-peri is Swahili for pepper, but today has become synonymous with the hot sauce made from it. And this sauce hogs the spotlight here at Spicebird. Unfortunately, for some reason that day, the chicken we got was not how I remembered it, but it was salvaged by their four sauces. The signature piri-piri, the spicy hot bird, the citrusy garlic and lime, and the aromatic curry-curry. What I got really excited about was the chicken livers and bacon. Now, I have a penchant for chicken liver. Paborito ko yan talaga. And dito sa Spicebird, it is cooked with bacon from the Sunnyside Cafe, onions, and doused with piri-piri sauce din. The flavor, fantastic. Nailed it. But some bites were grainy and had a bitter, almost leather-like aftertaste. Pero naubos ko pa rin kasi nga favorite ko talaga yung atay. Surprisingly, the best part of the meal for me was the piri-piri sisig. It was smoky, greasy, and sizzling hot, exactly how I want my sisig. But it puts their own spin to it. For starters, meron din tong piri-piri sauce, which deliciously complemented the familiar sisig profile. It's also topped with egg and slices of green chili. For number 7, layo muna tayo sa beach ng konti. If you walk farther inland mula sa D-Mall, you'll find Two Brown Boys, isa sa mga institusyon na pagdating sa nightlife. Dahil hindi beachfront, hindi ito masyadong sikat, pero alam to ng mga locals and mga medyo matagal nang nakatira sa island. Sa totoo lang, pumunta kami dito ni Yosh hindi para kumain, kundi para uminom. But as it turned out, may ipagmamalaki rin sila pagdating sa bar chows nila. Dami ring items sa menu nila, but they're proudest of their burgers. And the staff highly recommended the Sir Matt Burger. Sobrang juicy ng patty nila, drizzled with pico de gallo and cheese. And may bacon, caramelized onions, and lettuce din. And served with barbecue sauce and garlic aioli. We also opted to have onion stalks on the side. It's greasy and a bit messy to eat, but definitely one of the best burgers I had in Boracay. Pero syempre, hindi kami umalis nang hindi umiinom. They have an impressive bar selection and mura ang drinks, at least compared sa ibang mga bars dito sa isla. Coming in, I knew I was gonna order Amaretto Sour kasi yan naman lagi ang ino-order ko and apparently best seller din nila. They put a tangy twist to the classic drink by using calamansi and it works. The mischievous asim of calamansi works well with the sweetness of the liquor. Loved it! Another recommendation was their Mamaru? A concoction of coconut rum and white rum with blue curacao, grenadine, and pineapple.
Not a fan of coconut rum in general, but I was still able to finish it no problem, which probably says more about me than the drink. And we also ordered Bulabog Uptown, another Two Brown Boys original, which is a complex libation that mixes vodka, melon liqueur, triple sec, grenadine, pineapple juice, and wait for it, calamansi ulit, which at this point was not surprising na. This was the third bar that I have tried in Boracay na gumagamit ng calamansi or Philippine lemons. Mahihiya si Beyonce kasi dito sa Boracay, when life gives them lemons, they don't make lemonade, they make cocktails. Overall, we had a great time dito sa Two Brown Boys. And my only regret was sana hindi kami kumain before pumunta dito para na-try namin yung iba pang burgers. But I guess that gives us something to look forward to sa next time. By the way, you can score a 5% discount dito if you book a voucher sa Klook. Ilalagay na lang namin yung link sa description and pinned comment. If you're wondering kung saan kami kumain before nagpunta sa Two Brown Boys, well, dito. Ito ang Little Taj Indian Street Kitchen. Sa pangalan pa lang, gets mo na ang inihahain dito. Mostly Indian street food. Isa to sa mga dumarami ng mga South Asian food spots dito sa Boracay. It's owned by Patrick and Shreya Florencio, the couple behind a few other establishment restos in the island like Noni's and Mucho's. Shreya is of Indian descent, so it's no wonder they set up an Indian resto too. Dahil di mall to, ilang beses na namin itong nadadaanan pero ngayon pa lang namin na-try. Kasi it turns into a bar serving beer, kombucha, and cocktails among others. May live music pa that night. Inask namin ng waiter kung ano ang mga best sellers nila and yun ang in-order namin. Unang dumating ang stuffed paratha, which is crispy flatbread na stuffed with either chicken or cheese. Cheese yung pinili namin. Ang laki ng serving nito, 8 slices, served with tikka masala dip. Hindi naman siya ganun ka-oily pero nakakatakam yung pag-glisten nito and pag-ooze ng cheese. Halos sabay na dumating ang tikka masala and kaday na parehong chicken version ang pinili namin. The look and taste profile of these two dishes are almost identical. They are both curries with tomatoes with similar consistencies, but the tikka masala is creamier. Mas familiar ako na maliliit ang chunks ng chicken, so I was delightfully surprised na malalaki ang cut ng meat dito, which is a welcome treat. But each piece is very tender and moist, soaked in a creamy, complex spice blend. Yung kaday naman is spicier pero medyo traidor yung anghang. Sa umpisa parang wala lang, but it intensifies habang tumatagal. Si Yosh, pawis na pawis habang kumakain. Mahilig naman ako sa maanghang, so I loved it. And not just this, I enjoyed everything we ordered. For outsiders like us, Indian food is best known for bold, strong, almost in-your-face flavors. But kung hindi ka pa ganoon kasanay sa Indian food, this is an excellent place to start. Tumilang, everything was just a teensy bit under-seasoned. Pero baka ako lang yon kasi medyo maalat talaga ang panlasa ko. Baka nga, kasi sa akin naman, sakto lang ang alat. Yun na nga. Minsan kasi yung maalat na sa iba, kulang pa rin sa akin. So, there's that. But what I loved most about Lil Taj was the service. The staff was so nice and attentive. Diba kanina, Vince mentioned na I was sweating a lot as I was slurping the kaday sauce. Rod, a member of the staff, might have noticed too kasi he gave me yogurt to help with the heat. He was also very friendly the whole time. So, kudos to you, Rod! Anyway, kung gusto mo ng up to 15% discount dito sa Little Taj, you can purchase a voucher sa Klook. As always, lagay namin yung link sa description and pinned comment. Grabe, nagutom kami doon. I-stop na muna namin dito and i-feature namin yung top 5 sa next video. Ano sa tingin nyo yung mga restaurants na kasama doon? Kung ayaw nyong mamiss yun, make sure na nakasubscribe kayo dito sa channel natin and click mo na rin ang bell icon para ma-alert ka kapag up na yon. And kung sa FB ka nanonood, palike and follow nyo na rin tong page natin. Dito sa number 6 to 10, alin ang mga restaurants na natry nyo na? And agree or disagree ba kayo sa mga pinagsasabi namin dito? I-comment nyo na lang below. Lalo if mayroon pang mga restaurants ang sa tingin nyo na dapat makasama dun sa top 5 next time. Pwede nyo rin kaming i-follow or i-message sa Instagram, Twitter, or TikTok. Just look for @thepoortraveler_L.
And kung may Spotify account ka, follow mo na rin ang The Poor Traveler Podcast for more travel-related chikahan. Kung nakatulong sa inyo ang video na to, you can show your support by tipping us. Just visit www.thepoortraveler.net/donate and pwede kayong mag-tip via GCash, Maya, GrabPay, credit card, or bank transfer. Yung mga tips nyo this month, all of them will be donated to Our Lady of Perpetual Help kay Sasay Children's Home na tumutulong and nag-aaruga sa ilang mga bata sa Taal, Batangas. I swear, malayo ang mararating ng tip mo. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!